Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. Ako po si Chico. Sa lahat po ng mga overseas Filipino workers at mga nano-FWs na nanonood po sa ating video, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung kayo po ay nanonood sa inyong mga quarantine facilities, mag-comment nga po kayo sa comments box section at gusto nating malaman ang inyong mga kalagayan. Sana po ay okay lang kayo dyan at sa mga OFWs, sana po ay naaalagaan kayo ng OWA. Okay? So, simula nga po sa Lunes, matapos ang isang taong lockdown, ay luluwagan na ang mga border controls sa bansa. Binawi na nga po kasi ng pamahalaan ang mga documentary requirements sa pagbiyahe sa loob ng bansa sa ilalim ng inaprubahang Uniform Travel Protocols na nilagdaan ng Interagency Task Force or IATF nitong Biyernes lamang. Hindi na umano kailangan ng COVID-19 test, quarantine, travel authority at health certificate para makapasok sa anumang local government units, pero may mga limitasyon pa rin. Ayon sa tagapagsilita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque, hindi na nga daw po required na sumailalim sa COVID-19 testing ang isang biyahero liban na lamang kung ang LGU of destination ay humihingi ng testing bago ang biyahe. Mahigpit pa rin pong ipinatutupad ang minimum health standards. Dapat daw umano ay may sapat na isolation at quarantine facility ang mga terminals at pantalan sakaling may magpakita ng sintomas ng sakit. Kailangan naman daw gamitin ng lahat ng mga bus sa Metro Manila na patungo sa mga probinsya ang Integrated Terminal Exchange bilang central hub sa transportasyon. Gagamitin din daw umano ang staysafe.ph bilang pangunahing contact tracing system. Suportado naman po ng Department of Health ang desisyon ng IATF. Siyempre po natuwa ang Department of Tourism dito ano po? At sinabi nilang susundin ang lahat ng mga safety protocols. Pero meron din namang mga nabahala, kagaya po ni Professor Guido David ng Okta Research Group. Ang sabi po niya, sana naman daw ay evaluate po ang mga measures. Hindi naman masama mag-travel pero kailangan po maging strict about sa mga controls para hindi daw po kumalat sa buong Pilipinas ang virus. Nagkaisa naman ang Metro Manila Council, DOH at Okta sa desisyon ng IATF na manatili muna ang general quarantine status sa Metro Manila hanggang Marso. Ayon po sa tagapagsalita ng Department of Health na si Undersecretary Maria Rosario Vergeri, base daw po sa pag-aaral ng Department of Health at sa kanilang mga datos, dapat daw po ay ito ang maging estado dahil nakikita nga po nila ang pagtaas ng kaso sa iba't ibang lugar. Ayon naman kay Professor Guido David ng Okta Research Group, pwede pa rin daw namang i-implement ang localized lockdown. Kaso lamang ay magiging mahirap daw po ang coordination. Kaya naman ang GC EQ ang tutulong para ma-curve daw po ang pagtaas ng mga kaso. Mananatili rin sa GCQ ang mga sumusunod na lugar kagaya ng National Capital Region, Baguio City, Davao City, Batangas, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Tacloban City, Iligan at Lanao del Sur. Lahat naman po ng mga hindi nakalistang lugar ay sasailalim po sa Modified General Community Quarantine. So ano ang ibig sabihin nitong pagluluwag nito ano sa travel restrictions pagdating po sa mga overseas Filipino workers? Medyo malabo po ano kasi wala pong sinasabi dito tungkol sa mga travelers na manggagaling sa labas ng Pilipinas. So yung mga overseas Filipino workers po natin at mga returning overseas Filipinos, medyo nako-confuse dito sa bagong resolution ng IATF. Okay, does this mean na pagkatapos ng quarantine ninyo sa Manila, pagdating ninyo sa inyong mga LGUs ay hindi na ninyo tatapusin ang 14 days? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi wala pa rin din namang sinasabi ang ibang mga LGUs tungkol dito. Alam din naman natin yung standing ano ng mga ibang LGUs. Naalala po ba ninyo yung mga LGUs ay pinapatupad pa rin ang 14 days mandatory quarantine kahit yung mga returning overseas Filipinos na papasok sa kanilang mga community ay nakatapos na ng at least 6 or 7 days na quarantine sa Maynila at meron ng negative test result. So this is really confusing. Parang mas lalong naging confusing yung sitwasyon ng protocol na ito. Pero hopefully sana ay mabigyang linaw ito ng ating gobyerno, ano?
kasi kawawa din naman yung mga returning overseas Filipinos kung ganitong sasabihin nila na wala ng quarantine, ano, pagdating sa mga LGUs. Well, dapat nilang i-apply yan sa lahat ng mga Pilipino, mapa-travelers within the country, or mapa-overseas Filipino workers, or mapa-returning overseas Filipinos man or foreigners. Pero titingnan pa rin po natin yan kung ano ang magiging standing ng mga LGUs. Hopefully in the coming days ay mabibigyan po ng sagot ang ating mga katanungan. Kaya naman po, sa lahat po ng mga overseas Filipino workers at mga returning overseas Filipinos, I suggest mga kaibigan na makipag-coordinate po kayo sa inyong mga LGUs para malaman po ninyo ang mga protocols bago pa man kayo dumating doon. Okay? Kung ako siguro yung returning overseas Filipino, syempre tatawagan ko yung aming LGUs, tatanungin ko kung applicable ba to. Kung susundin ba nila itong sinasabi ng IATF na hindi na kailangan ng quarantine, hindi na kailangan ng COVID-19 test, hindi na kailangan ng travel authority, hindi na kailangan ng health certificate para makapasok ako sa aming LGUs. Mas maganda po na magagaling po sa mga bunganga ng mga LGUs ninyo ang information. Kasi inuulit ko, merong mga LGUs na hindi susundin ang IATF. Kasi pag-aaralan nila yan eh, kung kakayanin ba ng kanilang community yung risk, ano, na lahat ng mga papasok sa kanilang mga LGUs ay hindi na kailangan ng swab test, hindi na kailangan ng quarantine, etc., etc. So, nasa mga LGUs pa rin po ang huling decision. So hopefully within the coming days, masagot po ang ating mga katanungan. Okay, so sana po nakatulong ang video na ito. Kung meron pa po kayong ibang mga concerns or ibang mga tanong, huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa comments box section. Susubukan po nating sagutin ang inyong mga tanong. At huwag din po ninyo kalimutang i-like at i-share ang video na ito, mag-subscribe sa ating YouTube channel at hit ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga videos kagaya po nito na lagi po nating in-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!